May mga ilalabas daw na ebidensya si Pangulong Duterte para patunayan ang mga paratang niya kay Senadora Laila De Lima. Baka nga raw pati driver ng Senadora gawing testigo laban sa kanya. Habang papaakyat ng podium sa batasang pambansa si Pangulong Duterte para sa kanyang State of the Nation address nitong Hulyo, nadaanan ng Pangulo si Senadora Laila De Lima. Nang mapansing nalampasan niyang Senadora, bumalik at nakipagkamay pa ang Pangulo kay De Lima. At pagkatapos ay tila nag-make face ang Pangulo. Sabi noon ng Senadora, positibo ang tingin niya sa pakikipagkamay sa kanya ng Pangulo. At baka raw paraan ito ng Pangulo para ipakitang hindi sila nagpe-personalan kahit na magkaiba sila ng pananaw sa ibang seryosong bagay. Pero matapos ang halos isang buwan, pinatutsadahan ng Pangulo ang Senadora sa isang talumpati. Ang Senadora, ginawa raw na lover ang driver nito. Kahapon, emosyonal na humarap sa media si De Lima para sagutin ang Pangulo. Doon, hiniling ng Senadora sa Pangulo na kung gusto umano siyang sirain ang Pangulo, wag na raw sanang idamay ang kanyang pamilya. Sagot dito ng Pangulo. Marong pamilya, what is she created the scandal. She knows that she is a public official. Nag-iskandalo na yan sa doon sa human rights. Nag-iskandalo na siya dyan sa Justice Department. Anong prepare the family? Pagka na sa public office ka, De Lima, your life is an open book. Sinabi niya ng Pangulo sa isang ambush interview kahapon nang dumalaw siya sa burol sa Maguindanao ng dalawang sundalong namatay sa drug war. Giit pa ng Pangulo, may mga ebidensya raw siya laban sa Senadora kaugnay ng kanyang mga paratang. You wait, may tatlong record pa. Ilabay ko, pasok ko muna yung isa. So you do have the goods on her? Yes, I have already have. Pero, killing me softly. Very song, baka nga raw gamitin pang testigo ang aniay driver na umano'y lover ng Senadora. Huwag ka lang magdandahan. Baka maging witness ito against you. Bakit ko kakasuhan? Marami akong gagamitin dyan. Witness, gagamitin ako ng preso, gagamitin ko yung lover niya na driver niya. At alam, siya lang ang hindi nakaalam, na alam ng buong bansang Pilipinas. Tell her, ma'am, ikaw lang atang inosente. Witness for what? Sir? Secret, secret. Hindi raw naniniwala ang Pangulo na sumobra siya nang ilantad niyang umano'y relasyon ni De Lima at ng kanyang driver. Sabi pa ng Pangulo, wala na raw chance ang magkaayos pa sila. Hindi ako makakasundo kasi ang pinag-usapan namin droga. Galit ako sa droga. Yung driver niya naglaro. Yung driver niya naglaro, gumagano na rin. Si House Minority Leader Ifugao Representative Teddy Bagilat nagpadala raw ng mensahe sa Senadora bilang pagpapakita ng suporta. Tulad rin yung naming and shaming sa mga mayor, sa mga general, no? Walang silbi sa akin yun kung hindi mo naman talaga kasuhan kung meron kang malakas na ebidensya. Ang kapartido ng Senadora na si Vice President Lenny Robredo, nalulungkot daw na naging personalan na raw ang patutsadahan. Kailangan pakinggan natin yung bawat isa. Kailangan kahit iba sa paniniwala natin, magrespetuhan. Kasi ito naman lahat, kaya tayo andito to bring out the best in people, di ba? Pag binababa natin yung discourse sa personalan, baka yung nabibring out natin yung worst in people. Si Presidential Spokesperson Ernesto Abella naman, sinabing nag-ugat ang mga tirada ng Pangulo sa aniyay pagpapalagay ni De Lima na ang Pangulo mismo ang may kinalaman sa mga umano'y extrajudicial killing. Dagdag pa ng kalihim, ikinabigla raw ng Pangulo ang mga pahayag at akusasyon ni De Lima na wala naman daw sapat na ebidensya. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na dapat sagutin ng Senadora kung totoo ang impormasyong sinabi ng Pangulo tungkol sa kanya. Hindi raw ito itinanggi ni De Lima sa kanyang ipinatawag na press conference. Sabi naman ni dating UP Law Dean Attorney Pacifico Agabin, hindi maituturing na unpresidential ang mga pahayag ng Pangulo. Tungkulin daw ng Pangulo na isa publiko at papanagutin ang sinumang lumabag sa batas. Pero ang pinakamainam daw na resolusyon ay kasuhan na lamang si De Lima. Magharap ng ebidensya at papanagutin kung napatunayang nagkasala.